Good morning, Puerto Princesa and Philippines, especially dito sa Palawan dahil tayo ay currently nasa GCQ na. Congratulations sa inyong lahat na nanonood at sa inyong lahat na nanatili sa inyong mga bahay. Kayo ay tinaguriang tambayani. If you have any comments, any shout out at mga bagay-bagay, you can comment and share. And most importantly, you can share yung napulot mong word ni Lord for us today. Kasi nandito tayo ngayon sa segment nating hashtag DevoShare kung saan hinihimahimay natin yung reading natin for today, especially dito sa church where we are currently reading from the blended reading guide ng YouVersion na meron na itong Old Testament and New Testament. At ang reading natin today ay makikita sa Numbers 12, 13, 14 at saka sa Revelations 19. Pero yung ating pinaka devotion for today, the devotion that I would like to share sa atin ngayong araw na to, ay kinuha ko sa Numbers 12. At pinamagatan ko tong significant and aptly termed devotion for today, panibagong umaga. So let me start this by saying, kalakip ng bawat kamanghamanghang pagsibol ng araw sa bawat umaga ang biyaya at pag-asa ng panibagong paniwala. Panimula, every day we can start a new day with the idea that God is here to bless us. Sabi nga ng kasama ko si Heather Tejado Arias sa We Speak Live, nakasama rin namin sa Sermonow every 10 a.m. sa Sermonow Official, that every day is every gising is a blessing. Kaya ngayong araw na to, gusto kong pagtuunan natin ng pansin itong mga bagay na to na nasa atin, sa iyo at sa akin, kung mapanghahawakan natin ang tunay na gantimpala ng muling pagsisimula dito sa ating panibagong umaga. Especially right now nga, tayo ay tumawid na from ECQ, medyo mas relax na, nasa GCQ na tayo right now. Or malamang nanonood ka ng replay telecast nito sa uploaded version natin sa Life OTG, yung group ng ating church wherein we broadcast and we create and develop and put up content kung saan it is online, truth-based, and God-centered. Or nasa YouTube ka, sa Live Church Tube, kung saan all our contents are uploaded. Either way, kung nasa live ka man or nasa recorded version, ano ang ating paghuhugutan ng salita ng Diyos ngayong araw na to? And I do believe that today is a great day to start a new day with the Lord. So gusto kong basahin yung Numbers 12, verse 1 hanggang dun sa verse 9 yan. Okay. So, ngayon, siniraan ni Miriam at ni Aaron si Moises dahil nakapag-asawa siya ng isang taga-Cush. Sinabi nila, sa pamamagitan lang ba ni Moises nakikipag-usap ang Panginoon? Nakikipag-usap din naman siya sa amin. Pero narinig ito ng Panginoon, magpakumbaba si Moises higit sa lahat ng mga tao sa mundo. Kaya nakipag-usap agad ang Panginoon kina Moises, kay Aaron, at kay Miriam. Lumabas kayong tatlo at pumunta sa toldang tipanan. Kaya pumunta silang tatlo sa tolda. Pagkatapos, bumaba ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap na parang haligi at tumayo sa pintuan ng toldang tipanan. At tinawag sina Aaron at Miriam. Paglapit ng dalawa, sinabi ng Panginoon, pakinggan niyo ito. Kung may propeta ako na nasa inyo, nakikipag-ausap ako sa kanya sa pamamagitan ng pangitain at panaginip. Pero hindi ako ganoon makipag-usap sa aking lingkod na si Moises na mapagkakatiwalaan. Pinuno ng aking mga mamamayan. Kung makikipag-usap ako sa kanya, parang magkaharap lang kami dahil ang aking sinasabi sa kanya ay malinaw talaga. Parang nakikita niya ako, kaya bakit hindi kayo natakot magsalita ng masama laban sa aking lingkod na si Moises?
Sa verse 9 ang nangyari, nagalit ang Panginoon sa kanila at umalis siya. Nang umalis na ang ulap sa ibabaw ng tolda, tinubuan si Miriam na malubhang sakit sa balat at namuti ang kanyang balat. Ano ang nangyari dito? Ang nangyari kay Miriam is because meron siyang, tawag ito, kinwestiyon niya si Lord, kinwestiyon niya yung authority ni Moses, naggalit si God and God striked her with leprosy. Talaga nagkaroon siya ng leprosy, si Miriam. Now, ang gusto kong puntuhin dito sa bagay na to is, meron ba tayong mga ginagawa, mga bagay na nagawa at mga bagay na balak gawin na makakapaghadlang para kumilos ang Diyos sa atin, especially in this brand new day na ibinibigay niya sa atin. So, bakit ko sinabi ito? Kasi ang nangyari sa pinakadulo is this. Sa Numbers 12 verse 15, kaya pinalabas si Miriam sa kampo sa loob ng 7 araw, hindi nagpatuloy ang mga tao sa paglalakbay hanggang sa makabalik si Miriam sa kampo. Ano ang nangyari? Because of may sakit si Miriam, hindi sila makausad-usad, hindi sila makamove from one place to the other. Now, iba yung topic with regards to respect to our leaders na pwede natin paghugutan dito sa lesson na to. Pero ang gusto kong pagtuunan natin ng pansin is this. May mga bagay tayong ginagawa na nakaka-apekto sa tao sa paligid natin. Especially in this very, very significant time ng ating GCQ dahil natapos na yung ating ECQ. Or sabihin na natin tapos na ang ECQ at saka ang GCQ. Meron ba tayong mga bagay na ginawa that affects the people around us? Meron nga kasabihan, no man is an island. Ikaw, ako, tayo ay bahagi tayo ng isang lipunan. Hindi pwedeng mamuhay ka na mag-isa lang. Yung basta kahit anong gusto kong gawin, gagawin ko. Because very detrimental yung ganyang klaseng attitude, yung ganyang klaseng pananaw sa buhay na kahit anong bagay ang gusto kong gawin, gagawin ko. Regardless if, let's say, nasa loob ka ng isang malaking grupo, sa isang lipunan, or sa loob ng isang community, kahit anong gusto kong gawin, gagawin ko, or sa loob ng isang pamilya, hindi mo pwedeng isipin at sabihin na okay lang, ako lang naman ito eh. Dahil meron talagang taong mahahawa. Katulad nung nangyari dito sa passage na to, si Miriam yung naging dahilan bakit hindi sila nakamove from one place to the other. So sa mga pinagdadaanan natin ngayon, we are slowly moving to our tinatawag nilang new normal, sabi ni Senator House Speaker Alan Peter Cayetano, this is what we call the new normal. Bagong normal para sa atin, para maibalik natin yung mga dati nating ginagawa. Kasi hindi natin agarang pwedeng balikan yung mga dati nating ginagawa dahil nandiyan pa yung banta ng COVID. But ano ba yung mga ginawa natin? Yung mga ginagawa natin at yung mga plano natin gawin that might affect the people around us. Kasi God wants to bless us. Every day nagbibigay ang Panginoon ng bagong araw. Every day nagbibigay ang Panginoon ng new opportunities for us. But maybe hindi tayo makausad-usad because meron tayong mga bagay na ginawa that prevents us from moving forward. At ito pa ang balala. Nakaka-apekto to sa mga tao sa ating paligid. So my prayer is this, masaklawan nawa ng puso at isipan ng bawat isa na ikaw at ako, tayo, ay kabahagi ng pag-asa or ng sakuna. Kasi this is really us, hindi pwedeng ikaw lang. People are always connected to you. Naway huwag nating hayaan ang mga pagkakamali ng nakaraan ang maging dahilan para hindi natin makamit ang pag-asa at biyaya na dala ng bawat umaga. Naway tuluyang talikuran ang mga dating gawi at bagay na mali, nang sa ganon ay buong puso nating mapanghawakan ang pag-asa na sa atin ay ibibigay ng bawat umaga. That is my sincere prayer for everybody, na yung mga bagay na mali, itigil na natin yan, or mga bagay na nakagawian natin, let's start fresh, especially right now, we're starting fresh. Happy Labor Day nga pala sa lahat ng nanonood sa atin, and this is
more or less our Independence Day from ECQ kasi medyo mas maluwang-luwang na ang mandato ng ating gobyerno. Pero hindi natatapos doon yung lahat. Hindi nagtatapos ang lahat doon because the responsibility lies in you and in me because we are all part of one community. So yan ang aking prayer for today, na hindi maging hadlang yung mga bagay na ating ginawa, yung mga bagay na ginagawa natin, at yung mga bagay na iniisip pa lang natin gawin so that we can move forward and we can take hold of the promises of this new day for you and for me. So yan po ang ating devotion for today. Meron pa po tayong 4 minutes. If you have questions, meron kang shout out, we can entertain your questions for today kasi we're giving opportunity para sa lahat na makapagtanong. So if you have questions, we have 4 minutes. I would gladly answer your question. Either sagutin ko siya sa live comments natin or I can answer it pag nag-comment kayo. We always want to know kung nasaan kayo at ano ang pinagdaraanan nyo, or if you want prayer request, gusto naming manalangin kasama kayo at para sa inyo. And of course, kung nanonood naman kayo ng ating uploaded version or replay version, pwede mo pa rin ilagay dyan yung comment mo kasi makikita namin yan at may tanong ka so that we can answer it in our next segments. But gusto ko lang basahin ulit ito ha, naway tuluyang talikuran ang mga dating gawi at bagay na mali, nang sa ganon ay buong puso nating mapanghawakan ang pag-asa na sa atin ay binibigay ng bawat umaga. That is my prayer for everybody na nanonood sa atin, either live or sa ating replay telecast. And I hope talaga na masaksihan nyo yung bagong pag-asa that God is giving us. Iwanan na natin yung old things in the past. Sabi nga ng Corinthians, the old has gone and the new has come. This is a new day for us, an exciting day for us. So sa lahat na nanonood sa atin, thank you very much for watching. Again, we want you to stay connected, plug in, stay in, and sink in. This is Moving Life Forward, brought to you by Life OTG. God bless you guys and mapagpalang umaga sa'yo.